Ikaw po ay may planong pumasok sa pagninegosyong spare parts? Halina't tapusin mo ang videong ito at ang videong ito ay para sa iyo. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel, Nogs TV. Ngayong araw po ito, ako po ay magbabahagi sa inyo kung ano po ba yung tinatawag nating motorcycle spare parts business at kung paano po ba pumasok sa ganitong pagninegosyo. Ako po ay magbibigay sa inyo ng 5 tips kung paano po ba simulan o pasukin ang tinatawag nating motorcycle spare parts business. At ito po ay base sa aking karanasan. Unang-unang tips ko po na ibibigay sa inyo ay gumawa po tayo ng listahan. Listahan po ng mga karamihang motor sa ating lugar kasi ito po ay makakatulong sa pag-order ng ating mga pyesa. Dapat po alamin po natin kung ano po yung mga motor sa ating paligid. At ito po ay malaking tulong kung paano tayo umorder ng ating mga pyesa na ibibenta sa inyong lugar. Pangalawang tips ko po na ibibigay po sa inyo ay gumawa rin po tayo ng listahan. Listahan ng ating bibilhin mga pyesa ng ating mga motor. Kasi po sa experience ko po, palaging pumupunta yung mga customer namin na gustong pumasok sa ganitong pagninegosyo pero wala po silang listahan, wala po silang dalang listahan. Gusto nito po, hindi mo po mababudget kung ano po yung pwede mong kunin ng mga spare parts. Doon po makakatulong yung binigay kong tips na alamin kung anong mga motor po sa inyong lugar. Dito po sa pangalawang tips na ibinigay ko na gumawa ng listahan. Sa listahan nga po pala, dapat unahin po natin yung mga fast moving items. Kasi po, mayroon pong kategorya yung mga piyesa ng ating mga motor pag mag-start po tayo. Mayroon po tayong tinatawag na fast-moving items, yung accessories items, yung slow-moving items, at saka yung racing parts. Sa apat pong ito, pinakauna po natin unahin yung fast-moving talaga. Kaya po tinawag po siyang fast-moving items kasi po ito po yung kinakailangan ng mga riders mapaluma man o mapabago yung motorsiklo. Lalong-lalo na po yung sa tinatawag na nating engine oil. Lahat po ng klase ng mga motor ay nangangailangan po ng engine oils. So dapat po dito po tayo mag-focus una yung sa fast-moving. Pangatlo pong tips na ibibigay ko po sa inyo ay yung tinatawag nating lokasyon. Dapat po puntahan talaga ng mga tao yan. One pong example dyan, yung market. Kung malapit ka po sa market, mas maganda po yun. Pwede na rin po kung yung lugar ay sa highway. Pwede na rin po yung sa intersection na malapit lamang po sa highway. Dapat po, daanan po talaga ng riders. Kung hindi riders, yung mga tricycle drivers. Yung ibang mga customer namin ay ginagawa nila yung halimbawa, kung bahay nila ay malapit lamang po sa highway or highway po talaga, ginagawa po nila yung sa itaas ay kanilang bahay. Ang sa ibaba po ay ginagawa nilang shop para makatipid rin po sa renta. Pang-apat po nating tips. At sa ganitong pagninegosyo, ito po yung pinaka-importanting bagay na dapat meron ka bago ka pumasok sa pagninegosyong ganito. Dapat po meron po tayong tinatawag na mekaniko. Yung pinaka-importante po yan. Kung wala naman po kayong parts man, or ikaw lang po yung mag-operate ng inyong negosyo, dapat po meron po talaga ikaw, meron ka po talagang knowledge o background knowledge kung ano po ba yung tinatawag natin motorcycle spare parts. Kasi po pag wala kang knowledge sa motorcycle spare parts, dito po yung makakatulong yung mekaniko po natin. So, dapat po, yung dalawang tao pong ito, yung parts man tsaka yung mekaniko, dapat po ay meron ka pag pumasok sa ganitong pagninegosyo. Doon po sa mekaniko, pindi na po yun sa usapan ninyo. Pero yung karamihan po kasi, yung ginagawa nila, kumukuha lang po yung may-ari ng store ng porsyento sa mekaniko, sa labor ng mekaniko. Yung hatian po nila ay 80-20. 80% doon po sa mekaniko, 20% po sa may-ari ng store. Kasi po yung may-ari ng store, siyempre gumagamit yung mekaniko ng mga kuryente, doon na lang po kinukuha yon. Pero meron naman po mga may-ari ng store na binibigay na lang po yung kung ano po yung labor ng ating mekaniko. Sa mekaniko po, dapat po ay ituring po natin siyang kapamilya po natin. Kasi po sila po yung magbibigay kulay po sa ating store. Siyempre po, pag nakita ng customer na meron kang mekaniko sa harap, dyan po yung gumagawa ng mekaniko mo,
maingatan nyo po yung mga customer na pumunta sakali po may gusto silang bilhin at ipakabit sa kanilang motor. Number one pong tips na ibibigay ko sa inyo sa pagkuha ng parts man, dapat po meron pong knowledge background sa tinatawag ng motorcycle spare parts. Pangalawa po, dapat po medyo madaldalin po yung parts man na kukunin ninyo. Hindi po yung isang tanong, isang sagot. Dapat po nag-entertain talaga sa customer. Panglimang tips na ibibigay ko po at panghuli ay yung tinatawag na puhunan. Magkano nga ba yung puhunan sa pagninegosyong spare parts? So, pwede na rin po pinakababa dito ay 50K. Pero sa 50K po natin na capital, dapat po marunong po tayong makilatis sa mga pyesa ng mga motor. Dapat po, kung 50K lang po yung budget ninyo, siguro po yung tipong vulcanizing shop, doon po, focus po kayo sa gulong, mga bearings, engine oil, doon po kayo focus. Kung mekaniko naman po kayo at marunong naman po kayong mag-mekaniko at kung meron kayong maliit na shop, pwede na rin po 50K na umpisa. Pero sa 50K po, asahan nyo po na marami po kayong kulang na mga piyesa doon. Kasi yung customer po sa kasi, nakita niya po motorcycle spare parts ka, yung isa-isip ng mga customer mo, meron silang piyesang hinahanap na meron sa iyo. Karamihan kasi mga customer gusto nila yung one-stop shop na Tiangge. So sa 50K mo po na puhunan, asahan mo po maraming kulang po yan. Marami po yung mga customer na imbes na pera na nagiging bato pa kasi wala kang parts na ganito. Sa mga customer ko po ay binabahagi ko po sa kanila. Sinasabihan ko po talaga sila na dapat po i-wait po natin 1 to 3 months. Kung nagre-rent lang po kayo sa inyong lugar, dapat po ay laanan nyo po ng 1 to 3 months yung renta nyo po. Dapat po meron po tayong natabi para hindi po magalaw yung tinubo ng ating pinuhunan. Advice ko rin po sa kanila, dapat po i-ruling po natin kung gusto may balak silang palakihin yung negosyo nilang spare parts. Kasi meron akong kakilala, almost 3 years na po sa kanilang lugar na nag-operate sa ganitong pagninegosyo. At siya po yung isa sa pinakamalaking motorcycle spare parts sa kanilang lugar. Pero po nag-umpisa po siya sa 150K. Sa 150K niya po ay nag-ruling po siya. Pero asahan po natin kahit na anong ruling po natin sa ganitong pinuhunan, sa ganitong pagninegosyo, ay hindi po talaga natin makakamit yung tinatawag nating all-in-one na store. Yung typical na meron kang lahat ng mga piyesa. Yung idea niya po ay nagdagdag po siya within 5 months, nagdagdag po siya ng 200,000 sa kanyang pinuhunang 150. Pagkalaan po ng another 5 months, nagdagdag po siya ng 350. So sa kabuuan pong isang taon, yung pinuhunan niya po sa kanyang pagninegosyong spare parts ay 650,000. Ganun po kalaki. Kung tutuusin nga po, kulang pa po yon. Kung gusto mong may target ka pong dapat po lahat pong mga piyesa, meron ka. Yung estimated value po ng kanyang store, andyan na po sa 1.5M to 2M. Ganun po kalaki yung kinakailangang budget para po ikaw po ay matatawag nating successful sa ganitong pagninegosyo. Malaking bagay po kung tayo po ay marunong sa pera, dapat po marunong po tayo mag-ruling sa ating po pinuhunan na negosyo. Meron rin akong isang customer na pumasok sa ganitong pagninegosyo. Yung pinuhunan niya po ay 150,000. Pero meron po siyang other business na bintahan ng bigas. Kasi akala niya po sa ganitong pagninegosyong spare parts ay makikita na yung tinubo ng kanyang pinuhunang 150,000 sa within 5 months. Sa kasamaang palad po ay nagsara po ang kanyang store. Kasi po yung inaasahan niyang ganitong kalaking pinuhunan ay malaki rin yung itinubo. Kasi po sa larangan po ng pagninegosyong spare parts, hindi po ito madalian. Ito po dapat ay laanan po talaga ng panahon. Laanan po natin ng ating oras. Pagsikapan po natin. Aralin yung bawat pisang binibenta po natin. Kasi po, pag alam mo yung binibenta mo mga
piyesa ay madali na po sa iyo yun. So yun po yung limang tips na ibinigay ko po sa inyo. Unang-una po, alamin yung mga motor sa inyong lugar. Gumawa ng listahan kung ano po ba yung dapat natin bilhin. Dapat po unahin po natin talaga yung mga fast moving items. Pangatlo po, yung lokasyon po natin. Dapat po pinupuntahan ng mga tao. Pangapat po, dapat po meron po tayong mekaniko. Kasi po siya po yung key to success ng ating store. Dapat po meron po talaga tayong mekaniko. Pero pag wala po tayong mekaniko at gusto mo talagang pumasok sa ganitong pagnegosyo, hayaan nyo pong gabayan ko po kayo sa pagkilala ng mga motorcycle spare parts. Paano po ba ito ibenta? Paano po ba ito i-explain sa customer na yung tipong hindi ka mekaniko pero sobra ka pa sa mekaniko? Paano po ba i-handle yung mga piyesa po natin? Asahan nyo pong yung Noogs TV yung tutulong po sa inyo. Panglima po at huli ay dapat po sa puhunan po ay kinakailangan pong malaki yung budget talaga dito kung target po natin, kung target po natin na kung yung customer ay sa'yo pupunta lahat. Kasi po paano naman kayo pupuntahan ng customer kung wala naman po silang piyesang hinahanap sa inyong store. So dapat po kung target po nating lahat ng customer ay pumunta po sa inyo. Kung gusto po natin malakihan yung tubuin ng ating store, dapat po lakihan rin po natin yung budget sa ganitong pagninegosyo. Asahan po natin sa ganitong pagninegosyo ay hindi po ito napapanis. Hindi po ito seasonal. Yung kontrabando lang po dito siguro yung pag umuulan. At dapat po tandaan po natin yung pag-ruling talaga sa ating itinubong spare parts. Dapat po kunin po natin talaga kung ano po yung wala po sa ating mga piyesa. Paano po ba natin malalaman kung wala po tayo sa ganito? Kung customer po natin ang siyang unang-unang magbibigay alam sa atin kung ano pong wala po tayo, syempre po pag pumunta yung customer mo at wala po ikaw sa ganitong piyesa, dapat po ang gawin po natin ay gumawa po tayo ng listahan, ilista po natin, list down kung ano po yung hinahanap ni customer na wala po tayo at try po nating i-orderin. Hayaan po natin i-stock po natin yan kasi po meron po talaga maghahanap po talaga yan. Kung kaya po natin i-orderin, pero kung hindi po natin kaya at kung nabibilang po siya sa mga slow moving items ay pag-isipan po natin kung pwede nating i-stock ang mga ganyan mga spare parts. So hanggang dito lang po. Asahan po ninyong gagawa po ako ng mga video tutorial about po sa pagkilala sa ating mga piyesa. Paano po ba ito ibenta? Paano po ba i-handle ito? Kasi po hindi nga po ito napapanis puro na kinakalawang lamang po kung hindi po tayo marunong sa pag-handle sa ating mga piyesa. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, paki-like naman po, subscribe po sa aking channel at asahan po ninyo na gagawa pa po ako ng mga video tutorial. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po.